Mahalaga kung ganon na makita natin ang katuturan ng Ebanghelyo na nais na ipahayag sa atin sa unang araw ng simbang gabi. Nagsugo kayo ng magpapatotoo. People who would become witnesses, testimonies. At sabi na ating Panginoon, siya hindi nangangailangan ng gayong patotoo. Subalit kailangan ang patotoo. Hindi upang patunayan kung sino tayo, kundi upang patunayan na mayroong pangarap ang Diyos sa sangkatauhan. At iyon ang nais kong simulan natin. Muli na matutuhan natin na mangaral, mangarap, hindi lamang para sa sariling tagumpay, mangarap para sa ating pamilya, na maaaring ang mga pangarap na ito ay naiguho ng karanasan natin sa COVID-19. O di kaya ay lumabo. Ito ngayon ang panahon na muli nating sinupin, muli nating itindig ang ating mga pangarap. Mangarap tayo na ang mundo ay magiging kagilagilalas dahil mayroong mga tao na magpapatotoo na ang Diyos ay hindi tayo iniiwan, na ang Diyos ay kasama natin. Nasa gitna tayo ng kapaligiran at kaisipan na parang ang tingin ng marami sa atin ang layo-layo na ng Diyos o tinalikuran na tayo ng Diyos. O di kaya, God becomes indifferent to us. Bahala kayo sa inyong sarili. Hindi gayon ang Diyos dahil mayroon siyang pangarap sa mundo. Maybe difficult dream of God. Maybe sa tingin natin parang hindi mangyayari ang ninanais ng Diyos. Ngunit sa ating mga nakararanas ng dakilang pagmamahal ng Diyos, it is always possible. Sabi sa isang palabas na ang titulo ay The Man from La Mancha. Tinanong ng babae ang lalaki, ano ba ang ibig sabihin ng sundan mo ang iyong pangarap? To follow the quest. Ang sagot ng lalaki ay isang awitin at alam natin lahat yun. The impossible dream. Upang mangyari ang ating mga pangarap, sabi ng ating kasalukuyang Santo Papa Francisco, Catholics must get involved in politics, even if it may be dirty, frustrating, and fraught with failure. Huwag tayong matakot. Yun ang ibig sabihin ni Pope Francis. Na sa atin magmula ang pagbabago ng ating kapaligiran, ng ating lipunan. Ano nga ba ang kailangan ng ating mundo sa kasalukuyang panahon? Kundi mga tao na nagmamahal who would be testimonies of God. Mga taong nagmamalasakit
marunong magpakasakit upang maranasan ng ating kapaligiran na hanggang ngayon ay kasama natin ang Diyos. Hindi na magpapasa ng krus ang ating Panginoong Jesus. Ngunit, tayo mga sumusunod sa Kanya, no matter how hopeless, no matter how far, tayo ang mga katunayan na ang Diyos ang nagpakasakit, marunong magmahal, marunong mag-alay ng buhay. We can change ourselves. We can change our own family, our society, and our nation. Kapag natuto tayong mangarap at gawin natin ang ating pangarap, we can even have impossible dream sa paningin ng mundo. Subalit, ang tunay na tagasunod ni Kristo, gaano man kahirap, gaano man kalayo ang kanyang pangarap, inaabot niya ito sapagkat alam niya na kasama niya ang Diyos. At ang Diyos na ito ay isinilang upang ang pangarap ng sangkatauhan ay magkaroon ng katuparan. God is the fulfillment of our own impossible dreams. Magnilay tayo.